Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman po ang inyong abang lingkod. Sa inyo humaharap. At para makapagbigay ng kasiyahan sa inyong mga lahat, sa inyong lahat ng mga nalilumbay, nalulungkot at may problema sa buhay. Ito ang inyong abang lingkod na magpapasaya sa inyo sa araw na ito. Ay. At sama-sama po natin manalangin ang bawat araw na dumadaan, bawat araw na dumarating sa atin ay ating namnamin ang mga ligaya sa ating buhay. Ayan. At yun po ay dapat natin ipagpasalamat siguro hindi sa Diyos, kundi sa demonyo. Dahil ang pagkakaalam ko ay hindi po sa Diyos ito, kundi ito po ay makademonyong gawain na kung saan po ay ito ay nagdudulot ng takot, nagdudulot ng kaguluhan sa ating bayan. Dito po nagsisimula lahat ng mga karumal-dumal na gawain, ang mga hindi mo malaman ang iyong gagawin pagkatapos mong gawin ang mga bagay-bagay na hindi naman dapat gawin. Ayan. So, akin po nga pa, sabay-sabay po natin panuorin kung ano yung mga bigay ng demonyo sa ating mga tao. Ito na po. Kaya mga buisit kayo, itong ginawa, binigay mo sa akin na pang singhot, ay napakalaki naman, hindi naman kakatsa sa ilong ko. Ano ba naman kayo? Ha? Kayong mga assistant kayo, nako, sinasabi ko, pagkalaki-laki itong binigay niyo pang singhot sa akin, hindi naman kasya sa ilong ko. Tingnan mo, manapa ito, itong ganitong size, maaring kakasya ito sa ilong ni Mike Abe at saka sa ilong ni Larry Gadon. Pero sa akin hindi, ang laki-laki naman. Pero sige, pagtatagaan ko na lang. Oh. Tama na muna at baka masubrahan ako. At ito medyo high na ako at ito tuloy-tuloy na tayo. Ay kasi pagka hindi ako nakasip-sip, nakahing-singhot, ay hindi maganda yung takbo ng aking buhay. Ayun lang na papaligaya sa aking buhay. Wag niyo nang kunin yun. Wag niyo nang punahin. Wag niyo na akong pagbawalan. Anak ko naman kayo. Masyado kayo eh. Ay, ano ba naman yung pagbigyan niyo na ako dahil ito na lang ang kaligayahan ko sa buhay. Kaya lang kayo humanda kayo sa akin mga kunti ha. Humanda kayo sa akin. Dahil mamaya pagkatapos nitong aking programa ay asahan nyo na na masususpindi kayo. Tingnan mo. Tama ba naman yung kayong mga nanonood? Tama ba naman na ito yung ibibigay sa akin itong mga assistant ko na pang singot? Eh, pagkalaki-laki. Oh, di ba ang sinasabi ko nga rito, ay kung sana yung ilong ko, yung kagaya ng ilong ni Mike Abe at ilong ni Larry Gadon, pwede itong ganitong size. Eh, pagkalaki-laki, oh.
Eh, sinubot ko na lahat eh, ha? Pero Yusuf, anyway, sige. Ito na ang epic ko. Ako, baka copyright na naman ako. Ay, ang mga sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, ay sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. Okay, at mga kababayan, ay kagaya po ng sinabi ko na huwag tayong pakasiguro dito sa natutulog ng isyo na tungkol sa gira. Ayan po, huwag po tayong pakasiguro. Bagamat natutulog sa ngayon, ay mayroon po tayong nakuhang impormasyon na dahil itong si Xi Jinping ay mamatay na, ay ang sinasabi, baka raw magpakawala ito ng virus. Yan po. At bakit ko nga ba nabanggit ito? Ang tao nga praning na, wala na pong magagawang maganda yan. Mamamatay na lang yan, gagawa pa ng eksena. Mamamatay na lang yan, mangdadamay pa ng iba. So yun po ang huwag tayong isa walang tibo, isa walang bahala, komo natutulog yung issue na yan, ay huwag tayong pakakampante. Dahil kahapon lamang po ay may balita. Yun po ang aking siya binabanggit yan dati, na pero sige, at wag na lang hayaan po natin, pakinggan nyo na lang po ito. At ito po ay binalita po ito ng mainstream media. Nasa Pilipinas ang isa sa mga barkong pandigma ng Canada para sa isang goodwill visit. Kasabay niyan, pinalaga ng Canada ang pag-alma ng China sa pagdaan ng naturang warship sa Taiwan Strait. Nasa front line ang balitagan si Camille Samonte. Mula Atlantic Ocean, tumulak ang Canadian warship na HMCS Montreal patungo sa Pilipinas. Bago dumaong sa Manila Port, binaybay nito ang Taiwan Strait para magsagawa ng route and transit. Bagay na itinainis ng China. Binabantayan kasi nila ang Taiwan Strait kung saan matindi ang tensyon. Giit naman ang Canadian warship commander, wala silang illegal na ginawa sa pagdaan sa Taiwan Strait. We are committed to a free... Huwag na po natin pagtagalin ito kasi baka ma-copyright naman ako. So yan po. At bakit nga po ba? Ano po ba ang kwan ito? Kung ano-ano mga ano yung sabi na kwan? Ano yung sinasabi kanina na goodwill visit? Bakit nga po ba? Nandito na po eh. Amerika, Japan, at yan ngayon mayroon pang... Germany at yan ngayon Canada.
So ano pong ibig sabihin yan? Talagang gira po ito. At yun nga po yung sinasabi ko kanina, huwag po nating baliwalain na baka dahil sa kapraningan na ni Xi Jinping na yan ay actually malapit tayo po ito. At baka siguro ilang buwan na lang ito, ilang araw na lang ito, ay baka matigok na rin. Yun po ang nakakatakot dito, baka po yan ay sasabay po yan ng virus. Katunayan, mayroon na po nakahanda yan. At yan po ay ipapasok yan doon sa mga missile. Yan po ang isasama nila sa mga missile, yung virus na yan. So pagka yan ay pinindot nila yan, pagpunta dito sa atin, sumabog na ang virus sa atin. Sisiguraduhin ko po, ito po ay hindi kagaya ng COVID. Mas matindi po ang ang epekto nitong virus na ito, dahil once na pumasok sa system mo ay dadapa ka. At wala ka ng chance na pumunta pa sa doktor. At kung meron man doktor, sisiguraduhin ko sa inyo, kung yan ba naman ay sabay-sabay na pupunta ng doktor yung tatamaan na yan, ano pa ang chance mo? Wala na po kayong chance. Kundi, ang magiging chan-chano na lang ay yung simenteryo ang aabutin ninyo. Yun po yan. Kaya nga po, ito po ang video na ito ay ginawa ko para po pag-alarma or paghahanda nitong mga subscribers ko. Dahil hindi ko naman po sasabihin ito kung wala po akong concern dito sa mga subscriber ko. So, ang ibig po lang mga sabihin dito ay nire-remind ko lang po kayo na hindi kumotahimik na yung usaping gira na yan ay wala na mangyayari. At katunayan ay talagang buisit na buisit si Xi Jinping. Kaya ito, nagkasakit si Xi Jinping dahil buisit na buisit kay Bangag na siya ang naghahamon ng away, siya ang naghahamon ng gira. Kaya nagkasakit yan. So, hindi natin alam. Pero, yun niya ang nakuha nating impormasyon. At, kumbaga, nasa karakter ni Xi Jinping na mandadamay sa kanyang kamatayan. So, ano ibig sabihin? Baka nga, mangyari yung pasasabugan tayo rito ng virus. Okay? So, yun po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Como si fuera esta noche la última. Yan at yan po at mabuti pa yung mga iba dyan at gusto magkagira para mapagtakpan yung mga ninakaw nitong mga animal na nandiyan sa gobyerno. See? Kita nyo na. Diba? Kitan-kita nyo na
yung pagiging demonyo ng mga animal na nandito sa gobyat ng ito. Para lang po sabihin ko sa inyo, hindi lang po isa, kundi marami pong mga bahay yan doon sa abroad. At yan po ay inayos na nila, iniready na nila, kasi alam talaga nila magkakagira. So ngayon, kung hindi man magkagira at mangdamay na lang ito si Xi Jinping sa kanyang nalalapit na kamatayan, baka yun, dadapa kayong lahat. Yun po yung sinasabi ko. Kaya kayong mga subscriber ko, mag-stack lang po kayo. Huwag nyo munang gawin ngayon. Mag-stack lamang po kayo ng kalamansi at saka sili. Stack lang po. Huwag nyo munang gagawin kasi nga, ma-expire lang po. Ngayon, ay kung alam ko na nandyan na ang namimiligro na tayo, saka nyo po gawin yon. Alam nyo na po ang proseso kung paanong gawin yon. Ibig sabihin ko, mag-stack lang po kayo. Para in case na nandyan na, saka nyo gawin yon, para meron po kayong panangga sa kahit na anong virus na darating na pasasabugin itong China. O ngayon po, doon naman po sa nagsasabi kung ano ang proseso ng karabansi at sili, nandyan po yung sa video ko, panoorin nyo lang po yung proseso. Dahil pagod na po akong mag-explain dito, pagod na po ako mag-demonstrate dito. Dinemonstrate ko pa po yan dati. Nandyan po yung sa video ko. So yun po. Kaya yun pong sinasabi ko sa inyo, na malamang sa malamang, ito lamang mga subscribers ko ang malilibre sa virus na yan. Kasi alam nila, itinuro ko na sa kanila yung sa panangga ng virus na yan, which is yung kalamansi at saka sili. Kung ano man yung proseso, dito sa makakapanood dito, sinabi ko na po. Kaya huwag na po kayong mag-comment kung anong proseso, kung anong gagawin. Kung yung buwa ay ilalagay ninyo sa lalamunan ninyo sili, huwag na po kayong magtatanong, nandyan po sa video. Alamin nyo na lang po, nandyan po yan. So ibig sabihin, kung ikaw ay interesado, kung ikaw ay gusto mong maligtas, mag-import ka naman na hanapin yun, nandyan yan sa video ko. Dyan sa Birana Live Studio TV. Dahil ilang libong bisis ko na po yan itinuro. Okay, yung kalabansi at saka sili. So pasensyahan na lang po tayo kung ayaw, kung hindi kayo naging interesado dyan noon, noong itinuro ko, ay di, wow, wala naman po sa ating pilitan dito. Wala pong kwan dito. Sa akin po dito, kung sino po yung gustong susunod, sumunod po kayo. Unang-una, alam nyo naman po yan, na hindi naman po nakakalason yan. Ang masama dyan, kung tinuruan ko kayo ng uminom kayo ng pamatay, yung pampatay ng daga, ayun ang masama. Kasi yung pampatay ng daga, mamatay din kayo. So hindi po ako nagtuturo noon. At kalamansi at saka sili lang po yun po ang alam ko. At yun po ay hindi po nakakamatay yun. Bagkos kinakain pa nga po yun, di ba? At yun pong ulitin ko lang po yung patuloy pong nagko-comment dyan sa live ko na yung pano yun, yung ano yun, yung raffle-raffle na yun, tama na po yung pagko-comment kasi nga po nakakadagdag lang po, kaya napupuno po yung kanay, napupuno po yung memory ng kahit na nilagyan ko na ng memory card yung cellphone ko ay napupuno po kasi nga hindi naman kailangan na mag-comment na kayo doon kasi tapos na po yung raffle eh. Tapos na po. Antayin nyo lang po na mag-announce ako. Pero doon po expire na po yun. Wala na po yun. Huwag na po kayo mag-comment doon na sana ako manalo. At ito, nakaabang na ako at manalo ako ngayon. Ay, matagal na po tapos yun. Hindi po kayo mananalo kasi tapos na nga po yun. Ano kayang strategy ang gagawin ko ito para
Yun po yung sinasabi ko na kasi ayaw niyong manood ng buong video. Sinasabi ko naman po rito, kung hindi niyo po napanood yung kabuuan ng video, halimbawa, hindi ko naman kayo pinipilit na manood ng buong video ko eh. Pero sinasabi ko po, kapag ka hindi niyo napanood yung buong video, huwag na po kayong mag-comment. Di po ba? Kasi yung kinukomente niyo, wala sa lugar, wala sa usapan, wala sa topic, wala sa issue. Yun. Kaya, comment lang kayo ng comment, nakita nyo lang yung title, nagko-comment na kayo, kaya huwag na po. Kasi, lalabas lang po na tanga kayo. di ba ba? Agree or disagree? Talagang tanga yung tuloy-tuloy na nagko-comment, matapos na nga po yun eh, tuloy-tuloy pagpag-comment. Tanga. Ay, sorry, Joseph. Ngayon po ay, pero parang ayaw ko mag-topic ng iba. Gusto ko po nakapokus lang doon tayo sa, yun pong gira-gira na ito. At saka na ako mag-topic ng iba dahil, baka lang hindi nyo mamemorize. At mahaluan natin ng kung ano pa itong topic natin ay hindi ba papasok sa isip ninyo kasi nga kung ano-ano na lang yung naging topic natin. At ang gusto ko po sana rito ay lahat po kayo na makakapanood po nito, hindi lamang po yung subscriber ko, kundi lahat po ng makakapanood nito ay pumasok po sa isip ninyo yung topic natin dito tungkol sa girang yan. Dahil yun po ang totoo na malamang sa malamang. Dahil yan ang karakter ng Xi Jinping, baka isasabay niya kayo sa kanyang kamatayan. At yun nga po, sa pamamagitan ng pagpapakalat or pagbubuga rito sa atin ng mga virus na yan. Kaya nga po yung sabi ko, i-ready niyo po yung kalamansi sa kasili at alam niyo naman yung procedure na. At doon po sa mga nagtatanong ulit, ulitin ko lang po ulit. Nandyan po yan sa video ko kung ano pong gagawin nyo sa sili at kalamansi. Nandyan po yan. Huwag na po kayong magtanong ha. Dito, huwag na po kayong mag-comment dito na kung anong gagawin sa kalamansi at sa kasili. Ano po? Dahil sinabi ko naman po na huwag na mag-comment. But instead, panoorin nyo lang po yung procedure ng sili at kalamansi. Nandyan po yan sa video ko. Sige. Bantayan nyo mga... Dito mga nakakapanood ngayon, bantayin nyo, meron pa rin at magko-comment pa rin yan. Kasi nga, marami sa atin yung nagko-comment nang hindi natatapos yung video. So, yun po yan. Yun po yung sinasabi ko na idinudot-dot na yung kaligtasan nila ang gusto na isubo pa talaga. Di ba? Ayun po, at kaya wala akong ibang itatopic kundi pa ulit-ulit lang po tayo dito sa ganito. Dahil nga po sinasabi ko po sa inyo, ayaw ko pong mabalitaan na may mangyari sa inyo kapag ka nandiyan na po yung kung ano man, kung gira man yan o virus man yan, ayaw ko pong mabalitaan isa sa inyo na mga subscriber ko ang napahamak. Kagaya rin po ito nung Facebook Live ko dati. Nung ang ginagamit ko pa po ay Facebook dati. Nung hindi pa na, anong tawag doon, na hack. Sayang eh. Sayang talaga. Yung aking, yung aking Facebook Live na yun. Kasi nandun po lahat, makikita niyo po, maging conversation ko sa mga, followers ko nung time na yun. Talagang kwan po yung monitor ko talaga. Mayroon pa po ako hinair dati na para lang mag-monitor nung time na yun. Time po ng COVID kasi yung biyoksan ko itong YouTube channel ko. At yung Facebook ko nga dati, nag-live nga po ako at wala po akong ginawa diyan kundi ang pagpapaalala po sa aking mga followers. At awa ng Diyos, ni isa po sa kanila ay wala pong nadisgrasya. Wala pong tinabla ng COVID na yan. Wala po. Yun po ang aking pinagpapasalamat sa ating Panginoon dahil yun pong ibinigay niya sa akin na karunungan na para ituro ko sa inyo
ay naging successful naman po. At sabi ko nga po, walang isa sa mga followers ko ang tinabla ng COVID that time. So ganun din po ngayon ay kaya po nag-ship ako dito sa YouTube kasi nga po para hindi basta-basta na magurgor or whatever, kaya dito po sa YouTube kasi wala pong kwan dito. Ang Facebook po, meron tayong Facebook Philippines na pwede lang diktahan yung Facebook Philippines na ipasara or ikwan nila, isara nila yung inyong Facebook account. So yun po. So ganun din po at gusto ko po lang po masiguro na walang mangyayari sa inyo masama. Dahil titiyakin ko po, pagka nangyari ito, wala pong matitira kundi kayo ng mga subscribers ko. So, hindi po pananakot ito dahil unang-una, napatunayan ko pong isang bisis yan. Doon po yun sa COVID na yun, yun lang usbong ng sampalok. Wala pong nangyaring masama sa mga followers ko. At dito po ay dahil po alam ko na hindi na nila uulitin yung type ng virus na yan, siyempre i-upgrade nila yan, mas matindi. Kaya naman po yung itinuro ko sa inyong kalamansi at sa kasili, kwan po ito. Yun po ang compatible na pwedeng humarang ng virus na yan, ha? Kung ano man yung isusunod nilang pasabugin na yan. At yun pong COVID na yan, Chinese COVID yan eh. Hindi po natural yan. Marami po nagpapatunay yan na yan pa ay galing China yan. At mismong si President Trump at that time ay tinawag pa nga niyang Chinese COVID yan. Kasi nga po, dyan po nagsimula yung virus na yan. At sila lang po talaga, ito po mga Chinese na ito, yan po ang mga magagaling pong mga scientist yan. Magagaling po yan. Kaya nakakapag-formulate po sila ng kahit anong, sabagay napakadali naman pong gumawa ng virus eh. Dahil kung ikaw ay chemical engineer, kung ikaw ay scientist, napakadali lang ang gumawa ng virus. Yun po yung lagi ko sinasabi sa inyo na pagka nagagalit ako, naririnig nyo sa akin na yung pag akong buisit na rito, gusto ko nung magsaboy ng virus dyan. Pero hindi ko nga po magawa dahil nga unang-una, marami po talaga madadamay. Okay lang kung itong mga kawatang mga senador at saka mga kongresista ang tabla ng ipapasabog kong virus na yan, ay okay lang sana. Hindi ko na kailangan kumandidato ng kumandidato. Di ba? At ayaw ko naman talaga yan. At yun pa pala, sandali, at gusto ko lang pong bigyan ng sagot yung pong nag-comment dyan na ang sinasabi, bakit ko pa raw kailangan na mag-presidente para lang tudasin itong mga kawatang politiko dyan sa Kongreso at saka sa Senado. At pwede ko naman daw patayin na lang, unti-untiin ko nang patayin sila. Ang sagot ko po sa iyo ay okay naman po yung tanong. Kaya siguro sasagutin ko lang ng mas maganda, ng okaying sagot din. At wala po tayong pandito. Okay naman yung tanong mo. Kasi po, ganito lang yan. Baka hindi po abot ng iyong isip. Paulit-ulit ko pong sinasabi, di po ba? Na kapag ka itong mga ito, ay natsimpuhan ko na masalubong or either saan man sila, at sisiguraduhin ko, talagang pipilipitin ko ang maliig nito. Pero hindi po mangyayari dahil sinabi ko rin po sa inyo, congressman or senador, mababa po ang 50 na bodyguard yan. Hindi ka basta-basta makakalapit. Kung ito lang, basta-basta lang ako makalapit, din isa-isa ko na yung mga animal na yan. Yung mga kawatan dyan, di ba nga patay na lahat yan? Maniwala ka. Hindi nga po ganun kadali. Kaya nga po yun ang sinasabi ko,
na kung halimbawa, bigyan lang ako ng pagkakataan ng isa hanggang dalawang buwan lang na maging presidente, nandun sa akin lahat ang kapangyarihan eh. Sinabi ko na rin po yan. Sa unang araw ng oath-taking ko, pagbaba lang nitong mga palad ko sa pag-oath-taking, ipapatawag ko na lang lahat yung mga kawatan na yan. O dyan tayo sa Kongreso, magkakaroon ako ng speech dyan kunwari. O diba? Siyempre natural lahat yan. Lahat yan mga nandiyan kongresista at saka senador, lahat yan mag-a-attend. Tapos ngayon isasara ko na, yung ipapasara ko na sa mga bodyguard ko or whatever, yung pintuan. O, di pipiliin ko na ngayon yung mga hindi kawatan. O, sige, ikaw na kwan ka, na kongresista ka, sige, lumabas ka na kasi hindi ka naman kawatan. Ikaw, senador, meron ba hindi kawatan sa senado? Ewan ko. Pero kunwari lang, halimbawa, sa senador, halimbawa, ikaw, hindi ka naman kawatan, sige, umalis ka na. Palalabasin niyan. O, yung mga matitira, yun ang alam kong kawatan. Yun ang raratwatin ko na. Di ba? Ay ngayon, kaya kung yung tanong mo na pwede ko naman silang patayin na hindi ako maging presidente, ay malabo, sir. Malabo po. Kasi hindi ka makakalapit sa kanila dahil napaka close in yung mga bodyguard na mga yan. Hindi po. Kaya okay na mabuti lang at maganda yung comment mo. Kaya sinagot ko rin na maganda. Kasi yun po ang totoo. Anyway, kalimutan na po natin yan. Dahil malabo naman talaga mangyari na maging presidente ako. Kasi unang-una, magkailan lang ba itong subscriber ko? 57 ba? 56,000 lang. Siguro kung ibulwak nyo na yung mag-subscribe dito sa channel ko at makikita natin sa 2028, edi why not? Isa hanggang dalawang buwan lang po ang sinasabi ko. Ayaw ko po yan. Hindi ko po kailangan niya. Tsaka isa pa, halimbawa, kung ganun mangyari, kung hindi man yun ang mangyari, i-appoint lang ako ng mga bagong presidente ay guardian sa DILG. Siyempre, hawak ko yung mga pulis. Tingnan mo nga naman. Diba? Yung mga pulis ni Abalos. Diba? Aba, kahit na wala na sa lugar, sige lang ang birada nila dyan sa KOJC. Diba? So, yun ang ibig ko sabihin. Adi, pwede kong gamitin yung mga yan kasi mga honghang naman pala yan. Sumusunod sila sa mali. Adi, ganun din ang gagawin ko. Sige. Yun lang kun eh. Yun lang kasabotin ko yung presidente, halimbawa. Presidente, magpatawag ka ng meeting sa mga kongreso at sa mga kwan. Ako ang DILG, halimbawa. Mga senador na yan. Yung mga hindi kawatan, huwag mo nang imbitahin. Yung mga kawatan na imbitahin mo. Tapos nandun ako. Nandiyan yung mga pulis ko. Total ito mga pulis na ito, mga honghang din pala ito. Sunod-sunod rin ito kay Abalos ng mga hiwi. Di ba? Maghiwi-hiwian din ako. Tingnan mo. Pahigupin ko rin sila ng pahigupin. Ibigay ko ito sa kanila yung hihigup ito. Pagka yan ay na tinabla ng panyan. So, sunod din sa akin. Sige. Isara ang pintuan ng Kongreso. Ratratin mo na yan lahat. So, sunod din sa akin. Pwede yan. Pero yan po talaga ang kwan. Wala po talagang mangyayari na. Kahit na sino pong presidente ang ilagay dyan. Kapag ka hindi rin lang kriminal, wala rin. Patuloy po ang mga kagutuman. Tuloy-tuloy lang po, parami ng parami pa po yung mga gutom natin mga kababayan. Anyway, ano pa ba? Basta po, sabi ko, wala akong itatopic na rito. Kaya po ako nag-akon ngayon dahil nga tinapik ko lang po yung posibleng mangyari dito kay Xi Jinping kasi mamatay na po yan eh. At kasi ang karakter nito, mga komunista na ito, ang karakter niya mandadamay yan.
mandadama yan. So paano na kung ito na nga ang tayo ang idamay dito? Hindi, sila, kayo ang idamay, hindi ako. Kasi unang-una, sisiguraduhin ko hindi ako tatablan yan. Dahil alam ko kung anong proseso, kung aalam ko, ako na nga nagtuturo ng dapat gawin. At saka hindi lang po yan eh. Pero kasi po madidetect ko yan kung anong virus ang pakakawalan yan. So kung mas matindi pa, hindi kayang salagin ng kalamansi at saka sili, mayroon po tayong dadagdag dyan. So sa ngayon po ay useless naman, i-discuss ko dito dahil wala pa naman. So kaya nga po ugaliin ninyo ang manood dito sa walang kakwinta-kwinta kong mga videos na ito. Dahil parati ko na lamang po sinasabi yan. Malay natin. Sa kadinabindami ng walang kakwinta-kwinta ng mga sinasabi kong ito, malay natin, isa dito, magkakaroon ng kwinta. At yun pala ang makakaligtas sa buhay ninyo. Di po ba? Yun po ang gusto kong ihatid sa inyo. At sinasabi ko na po, eksperto tayo dyan sa mga ganyan. At pwede po akong gumawa rin ng virus kung gugustuhin ko. Tatlong chemicals lang po yan. Tatlo lang po. Sisiguraduhin ko, itong tatlong chemicals na ito, sisiguraduhin ko na kapag katumalab sa tao ito, hindi na makakaabot ng hospital. Iyon po ang ayaw kong gawin. Kahit na buisit na ako, gusto kong magpasaboy na talaga dyan sa Manila eh. Pero yun nga po ang problema ko. Hindi ko po kaya na may madamay dito na makikita ko, halimbawa sa television, may mga nag-handusay dyan dahil sa kagagawan ko, yun po ang hindi po pwede. Hindi po pwede sa akin yan. At unang-una, iiwasan ko rin po na magalit sa akin ang Panginoon, at alam ko po yun, labag sa kalooban ng ating Panginoon yung ganun. Ito po ay gagamitin lamang po ng kung kinakailangan. Hindi po tayo binigyan ng kapangyarihan or kaalaman para gamitin basta-basta. Dahil kung tutuusin po itong mga ito, yun po yung sinasabi ko, yan po yung sinasabi ko, yan, kapag ka nandiyan ako sa Kongreso or sa Senado, madali ko na lang po silang mabigyan ng sobre isa-isa. Dahil once na nabuksan nila yung sobre na yun, nalanghap nila, sigurado po ako, todas yung mga yan. Yun po. Kaya lang, mayroon pa rin problema doon. Baka yung mga secretaries nila dyan o ano yung empleyado nila, baka madamay din. Yun po, marami po akong iniisip tungkol dyan eh. Kaya yun po ang pinag-iisipan natin mabuti. Kaya mas maganda nito, pag may bigyan ako ng pagkakataon, rat-ratin na lang yan dyan sa loob ng Kongreso, yung mga yan. Yung mga kawatan lang. At mayroon pa naman hindi kawatan dyan. At alam ko naman yun. So, bagamat halos lahat yan, mga kawatan, ay mayroon pa rin pong natitira na hindi kawatan. At in fairness po doon sa mga lumalabas na mga adiktos, binidiktos, nung nanunungkulan yan ay hindi po nangawat yan. Bagamat yun ang lumalabas, na isa rin yan sa singhot na kasama ni Bangag. So, yung time na yon ay wala daw siyang na alam. Pero talagang sure siya na hindi na mulimbat yung kanyang partner. Anyway, hindi na po natin pag-uusapan yan. At basta po, nakakonsentrate ako rito sa paalala. Paalala ko po sa inyo itong natutulog na usapin sa girang ito. Iyan po ang magpapaalala sa inyo yung aking pinarinig na balita ng mainstream media na nandito na po yung isang barko ng pandigma ng Canada. Nandito na rin po yung Germany at Japan at saka itong Amerika. So ano pong ibig sabihin yan? Hindi na po kanyan. Yung sinasabi, magko-comment na naman dyan yung balikatan exercise. Wala na po yung balikatan exercise. Tapos na po yun. Pero bakit po ito mga bago po nagdarating na ito? Kaya sabi ko nga po ay huwag po tayo maging tanga. Huwag po tayo magmaang-maangan doon sa pwedeng mangyari na kapahamakan ng bawat Pilipino.
Kaya po, sinasabi yun, nananakot lang daw ako dati. Hindi po ako, wala po akong tinatakot dito. Sa akin po rito, kung ayaw niyo pong maniwala na hindi ko kayo subscriber, okay, fine. Pero ang sinasabi ko po rito, kaya po ako nagpapaalala, dahil dito sa mga subscriber ko, ayaw ko pong mapahamak sila or either ano man na nangyari sa kanila. Yun lamang po, dahil po, ang rason ko lang po doon, dahil sa sila ay nakapag-subscribe sa akin, ibig sabihin naniniwala sila sa akin, naniniwala sila na mayroon akong concern sa kanila, kaya naman po ibinabalik ko sa kanila ang pagmamahal sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.